like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Ang mga litratong ito noong January 5 ng hapon sa isang hotel sa Legazpi, Albay. Pagtitipon niya ng mga municipal mayor ng Albay, kasama na sina dating Ako Bicol Partiles Representative Alfredo Pido Garbin Jr. at ang ngayon congressman na si Jill Bungalon. Ang pinag-uusapan nila sa pulong na yan ay ang pagsulong sa People's Initiative para sa pag-amyenda sa saligang batas. Sa form na ipinaikot sa event, nangihingi sila ng pirma sa mga tao para paboran ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara base sa nakasaad sa Article 17, Section 1 ng Konstitusyon. Madalas pagtalunan ng bahaging yan ng batas dahil ang nakalagay lang ay pwedeng amyendahan ng Konstitusyon kung makakakuha ng 3/4 ng boto ng mga mambabatas sa Kongreso. Hindi malinaw na sinabi kung dapat ba magkasama o magkahiwalay ay naboboto ang Senado at Kamara. Mangyayari ang gusto ni Garbin at Bungalon na voting jointly o magkasamang pagboto kung represented ang kanilang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district alinsunod sa batas. Pero giit ni Albay 1st District Representative Ed Salagman, kung magkasama ang pagboto, lugi ang 24 na senador kumpara sa higit 300 na kongresista. Nagsumbong din daw kay Lagman ng ilang alkalde na may namimigay daw ng pera sa pagtitipon kapalit ng pirma ng mga registered voters sa kani-kanilang lugar para maabot ang 3%. 100 pesos daw kada boto ang bayaran. Doon sa meeting na yon, nabigay ng 50% ng 100 pesos per voter. Kaya yung mga alkalde ay nakatanggap ng partial para doon sa pambayad sa mga pipirma sa petisyon. Hindi malaman kung saan galing ang pondo. Belta naman ni Garbin, tanging pagsulong lang sa paraan ng pagboto ng Kongreso ang layo ng kanilang pulong at walang nangyaring bayaran. Pinapaintindi muna yung pinipirmahan and bago maintindihan ng registered voter, saka lang pumipirma. Allegations on flow of funds or money, that's a wild and baseless accusation. Pati si Congressman Bungalon at ang presidente ng League of Municipalities ng Albay Chapter, itinanggi ang akusasyon ni Lagman. Sagot naman ng kongresista. Yan ay talaga expected naman, i-deny nila kung marangal at makabayan ang sadya ng People's Initiative. Why by the people's will? Nangangamba rin si Lagman na maaaring nangyayari na rin ito sa iba pang lugar. May nakarating nga raw sa kanyang nagkakabayaran na rin sa Quezon City bagamat hindi pa yan verified. Kinundin na naman ng kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos ang aligasyon ng pagbili ng pirma para sa petisyon ng People's Initiative. Hindi raw for sale ang konstitusyon. Bukod sa bayaran ng boto, meron din daw impormasyong may mga nangangako umano sa mga LGU na ididistribute ang ayuda kung susuportahan ang petisyon ng magkasamang pagboto ng Senado at Kamara. Tinawag naman ni Senate Committee Chairman on Labor and Employment Jinggoy Estrada na unethical at illegal ang pagsusulisit ng mga pirma para sumali sa petisyon ng charter change.